malalim at makulay ang naging kasaysayan ng ating bayan. Napakadami mong makukuhang kwento mula sa internet, milyong-milyong mga libro na nagsasaad patungkol sa nakalipas, pati na din ang mga kwento ng mga iniwan sa atin ng mga nakakatanda. Para sa mga nakakarami, ang malaman ng ating mayamang kasaysayan ay tulad ng isang kadiskubre ng natatagong yaman. Sa video po natin ngayon, narito ang 10 sa mga pinakamahalaga at nakakatawa na una sa ating bansa o ang mga unang pangyayari o bagay na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 10. The Rocky Pillars, ang pinakaunang Pilipinong banda na nakakuha ng spot sa Billboard Top 100 chart. Bago pa man sumikat sa YouTube si Cherise at maging isang popstar, ay may nauna na na nagpabilib sa mga Amerikano. Ito ang The Rocky Pillars, isa sa mga pinakaunang Pinoy boy band. Naging hit na hit ang kadalalang Killer Joe na kumuha sa ika-16 spot sa prestigious Billboard Hot 100 taong 1963. Dekada nang lumipas bago pa sumikat at naging number 8 ang kanta ni Cherise na Pyramid. Ang banda ay binubuo ni Doroteo Maligmat at ang kanyang apat na anak na sina Antonio, Junior, Eddie at Albert. Hindi lang Killer Joe ang kadalalang sumikat, sumikat din ang kanta nilang Like the Big Guys Do, Santa Santa at We Got Love. Subalit ang international career nila ay unti-unting naglaho nang magsulputan ang mga British boy band gaya ng mga The Beatles, Rolling Stone at madami pang iba. Number 9. Taong 1932, sa pagnanais makakalap ng sapat na pondo para sa Philippine Amateur Athletic Federation, ang local government ay gumawa ng pinakaunang sweepstakes draw sa Pilipinas na pinamahalaan ng gobyerno. Ang event ay naging matagumpay at ang gobyerno ay nagdesisyon ng sagawa ulit ng iba pang sweepstakes draw. Pero sa pagkakataong ito, ang beneficiaryo naman ay ang Philippine Anti-Tuberculosis Society na under ng National Charity Sweepstakes. In March 1935, si President Manuel L. Quezon ay inaprubahan ang landmark law na pinapalitan ang pangalan ng National Charity Sweepstakes bilang Philippine Charity Sweepstakes. Number 8. Clark Ice Cream Parlor, ang pinakaunang tindahan ng ice cream sa Pilipinas. Isinunod sa pangalan ng Amerikanong may-ari ng ice cream parlor. Ang Clark Ice Cream Parlor ay siyang unang nagtinda ng pink ice cream sa Plaza Moraga sa dulong timog ng Pasig River. Ito ay tinayo bandang 1899. Ang Clark Ice Cream ay nagsimbolo ng impluwensya sa atin ng mga Amerikano. Ang mga trabahong pang-Amerikano ay nagdala sa atin ng tinatawag sa Modern Manila, kung saan nagkaroon tayo ng mga parke, malalaking building, mga highway at mga pasyalan na bukas sa publiko, na ang mga Pilipino ay hindi pa nakakakita ng isang Western society ng mga panhong iyon. Kinalaunan ang Clark Ice Cream na gawa sa halos tinmik lahat ay unti-unting napalitan ng mas mababang presyo pero pantay ang quality ng dessert. Ang ice cream na gawa sa gatas ng kalabaw na alam natin lahat sa tawag na sorbetes. Number 7. Gregorio Joy Dionisio, ang unang player na nakapuntos sa kasaysayan ng PBA. Ang pangalan ni Joy Dionisio ay nakaukit na sa ating kasaysayan ng basketball na siyang kauna-unahan nakagawa ng puntos sa PBA. Nangyari ito taong 1975 sa harap halos ng 18,000 fans na nanood sa Araneta Coliseum para mapanood ang pinakaunang PBA game. Dito nabuo ang isa sa pinakamatinding rivalry ng dalawang team sa PBA. Sino ba naman makakalimot sa Toyota versus Crispa? Number 6. Raymond D. Bagatching, ang dating Manila Mayor at kauna-unahang city mayor na mayroong kapansanan at may dugong Indiano sa Pilipinas. Binansagan na the incorruptible ang dating Manila Mayor Ramon Bagatching dahil sa pamumuno niya noon sa anti-graft and corruption. Siya din ang pinakamatagal na naging mayor ng isang city. Hinawakan niya ang posisyon mula 1971 hanggang 1986, 15 taon sa serbisyo. Pinanganak noong August 16, 1916, ng isang Pilipina at Indiano ang ama. Si
Si Ramon Bagad King ay kaisa-isang Pilipino-Indian na may kapansanan na nagsilbi bilang mayor sa isang syudad. Naputol ang kalawang hita niya matapos magtamo ng matinding injuries mula sa 1971 Plaza Miranda bombing sa gitna ng kampanya noon ng Liberal Party. Mula noon, nagsuot na siya ng artificial leg. Nirespeto at minahal siya ng mga tao at nakatanggap siya sa kabuuan ng 500 awards dahil sa dedikasyon niya sa public service at tapat na pamumuno. Number 5. Shriver's Skylark biplane, ang kauna-unahang aircraft na lumipad sa Pilipinas. Parte ng 1911 Manila Carnival Celebration ang mga piloto na binubuo sina Todd Shriver, Thomas Scott Baldwin at James Bud Marsh ay dumating sa Pinas mula sa Hawaii para i-perform ang isa sa mga series exhibition flight sa Pacific. Ang sinasabing event ay parte ng 30,000 miles na world demonstration ng grupo. Tampok dito ang dalawa sa pinakaunang aircraft na lumapag sa Pilipinas, ang Shriver Skylark at ang Devil's Biplane na parehong dinisenyo sa Amerika. On February 21, 1911, ang Shriver Skylark ang unang sinubukang palipadin ng piloto na si Bud Marsh at siya na din naging kauna-unahang aircraft na lumipad sa himpapawid ng Pilipinas. 6 na araw lang ang nakalipas, si Thomas Baldwin ang pinakaunang gumawa ng cross-country flight sa Philippine aviation history. Naglakbay siya ng 10 milya gamit ang Red Devil biplane. Number 4. Asteroid 6282 Edwalda, ang unang asteroid na ipinangalan sa mga Pinoy. Edwin Aguirre and Imelda Hoson ay gumawa ng Kasaysayan November 1995. Ang prestihiyosong International Astronomical Union ang nagkaloob sa kanila para ipangalan sa kanila ang asteroid dahil sa mga natatanging diskubre at tagumpay nila sa mundo ng astronomy. Naglabas din sila ng libro tungkol sa Halley's Comet na pinablish ng National Research Council of the Philippines. Number 3. Elizabeth Cooper, ang kauna-unahang gumawa ng on-screen kiss sa Philippine film history. Elizabeth Dimples Cooper, isa sa pinaka-controversial na aktres sa unang yugto ng Philippine films. Sa panahon ng tinatawag na silent film era, si Cooper ang pinaka-naaalala na aktres na gumawa ng in-screen lips-to-lips kissing scene in local movie history. Kinukonsider itong iskandaloso sa panahong iyon. Ang eksena ay naganap noong 1926 sa pelikulang pinamagatang Tatlong Hambog. Katambal niya dito ang aktor at race car sportsman na si Luis Tuason. Ang kasikatang tinamasa ni Cooper ay biglang naglaho nang madawit siya sa isang kontrobersya nang mapabalitang nagkaroon siya ng relasyon kay General MacArthur. Sinasabi din ng mga historian na nagpatuloy ang kanilang relasyon kahit na bumalik si General MacArthur sa Amerika. Number 2. Wade Acosme, ang first ITA lawyer sa Philippine history. Sa edad na 26, si Cosme ay naging kauna-unahang katutubong ITA na naging abogado matapos makapasa sa 2001 bar exam. Gaya din ng ibang kwento ng tagumpay, ay hindi naging madali ang naging daan ni Cosme bago maging abogado. Kailangan niya magtrabaho at umasa sa scholarship para makapagtapos sa pag-aaral. Dahil sa nakaka-inspired na kwento ng buhay ni Waida, ay naitampok ng GMA 7 sa magpakailanman ang kwento ng buhay niya. At ginampanan ni Julina Magdangal ang role bilang Waida Cosme. Number 1. President Elpidio Quirino, ang first Philippine president na natawid ang Pacific sakay sa eroplano ng Philippine Airlines. Siya din ang pinakaunang Pilipino na lumabas sa television. August 6, 1949, si President Quirino ay lumipad mula sa Amerika sakay ng Philippine Airline DC-66S na siyang unang chief executive ng Pilipinas na nakagawa nito. 4 na taon ang nakalipas, October 23, 1953, si President Quirino din ang unang Pilipino na lumabas sa television. Sa panahong iyon ay nasa early stage pa lang ang TV broadcasting sa Pilipinas.
ginawa ito ng Alto Broadcasting System o ABS, na ang co-founder ay kapatid ni President Quirino. Kinalaunan ang ABS ay nabili ng mga Lopez taong 1957. Na siya ngayon nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking TV network sa Pilipinas. Guys, I hope you like the video. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe. Thanks for watching and see you next time.